This is another AIDS problem. Dadamihan kong mga videos about this lesson para mahasa kayo ng husto at para pagdating ng exam, titig-titig na lang, kuhang-kuha nyo na yung mga sagot. So, malaking bagay yon sa mga magtetik ng exam na makatipid sa ng oras sa mga medyo mahihirap na questions. So, basahin nyo lang muna yung nakikita nyo sa screen at bigyan ko lang kayo ng idea sa mga bagong magte-take ng civil service exam. Karamihan sa mga nagte-take ay hindi nila natatapos ang kanilang exam or hindi nila natatapos sagutin lahat dahil ubos na yung oras. Yan ang common problem ng mga nagte-take. Kaya kung hindi mo matatapos yung exam, most likely hindi magiging maganda ang result. Kaya pagka na-hardel mo naman, natapos mo lahat, sagutin lahat, mas malaki ang chance nyo makapasa. So, by this time, nabasa nyo na siguro itong problem natin. I-analyze natin ng konti. So, si Longsi, sabi rito, is 4 years older than Santos. So, there is a 4-year difference among those two persons. And then, another condition dito, sabi niya, 5 years ago, the sum of their ages was 48. So, patras. 5 years ago, pag pinagsama mo yung edad nila, ay 48 daw. Ilang taon na raw sila ngayon? So, tignan natin sa choices. Tignan natin yung letter A. 36 and 31. Kung titignan natin, ang age difference nila ay 5. So, ang age difference dito, dito, 5. Dito naman, 4. Sa letter C, 4. Letter D, ay 4. So, yung letter A, hindi niya na na-comply yung isang condition, which is 4 years older than the other person. So, eliminated na yan. So, tatlo na lang yung pagpipilian natin. Kaya, na-improve na natin yung chances natin. Kasi, instead na 4, by law of probability, 25% kung di mo alam yung gagawin mo, na makuha mo yung tamang sagot. Pero kung makapag-eliminate ka na, naging tatlo na lang yung 4, so, that improves your probability sa 33. Pero, huwag tayong makontento sa napakababang probability. Gamitin nyo lang yung mga techniques na matututunan nyo rito sa mga videos na mapapanood nyo. So, balik tayo dito sa problem. Sabi rito, 5 years ago, the sum of their ages was 48. So, babawasan natin ng taglima ang edad nila para makita natin kung 48 nga. So, itong letter B, bawasan natin yung isa ng 5, magiging 23. Ito naman, magiging 19. So, compute natin. Pag pinag-add natin yan, hindi natin makukuha yung 48. So, mali na siya. Kasi, pag in-add natin yan, magiging 42 lang siya. So, hindi siya 48. Mali. Ito naman, letter C. Bawasan natin ng 5 yung 36, magiging 31. Ito namang 32, bawasan natin ng 5, magiging 27. Pag in-add natin yung dalawang yan, magiging 58. So, mali pa rin. Hindi siya 48. Kasi ang magic number natin is 48. Now, at this point, kung nag-iisa na lang yung natitira na choices at na-eliminate mo na yung lahat, maliban dun sa isa, I would advise, huwag ninyo nang i-compute. Sagutin nyo na kaagad. Ang isagot nyo na kaagad yung letter D. Kasi there is no point
na kunin mo pa or mapatunayan mo pa na letter D ang sagot, kasi wala naman na siyang kasama. Pero for the sake of presentation, ipapakita natin dito na tama ang letter D. So bawasan natin ng 5 itong 31, magiging 26. And then bawasan natin ng 5 itong 27, magiging 22. Pagka inadd natin siya, magiging 48. So ang sagot ay letter D. So guys, tignan nyo pa, panoorin nyo pa yung mga ibang mga videos at para mahasa kayo ng husto sa AIDS problem at saka sa mga similar word problems na kagaya rin ng AIDS problem. So thank you for watching at sana subscribe nyo itong channel na ito para naman na may konting konsuelo sa aming mga nagbibigay ng ganitong konting kaalaman. Total, libre naman itong pagtuturo namin. At in fact, sa iba nga, may bayad pa yan pagka nag-enroll tayo sa mga review center. So, yun lang ang request na naming mga YouTuber. Kung may nagustuhan naman kayo, ay sana naman ay i-subscribe nyo. Maraming salamat sa inyo.